Magandang gabi po sa inyo o aming Diyos. Muli kami sa pag-aaral nito ay nagpapakumbaba at lumalapit sa inyo. Humihingi Panginoon ng inyo pong lakas at dunong. At gusto namin Panginoon na ang salita mo ang siyang talagang mangusap sa aming pag-upo, sa inyo pong paanan. At hiling namin na kami ay Lord ma-edify. Lord, at the same time, ang pangalan mo naman ay maluwalhati. So, hiling namin ang banal na spirito, patuloy pa rin ang kanyang pagkilos, paggabay at pagbigay ng kaliwanagan. Sa iyong kapurihan lamang, itong aming samod dalangin. Amen. So, tayo ngayon ay nasa Galatians chapter 2. Okay? At verse 11 na tayo. Dahil last time, ating pinag-aralan ng Galatians 1 to 10. Galatians chapter 2 verse 1 to 10, I mean. So, here sa 11, tatlong verses lang ito. So, when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned for before certain men came from James, he used to eat with the Gentiles. But when they arrived, he began to draw back and separate himself from the Gentiles because he was afraid of those who belonged to the circumcision group. The other Jews joined him in his hypocrisy so that by their hypocrisy, even Barnabas was led astray. Yeah. So dito sa ating pong binasa, makikita po natin na nakita itong si Cephas at si Paul. Naroon si Paul, dumating si Cephas, meaning to say si Pedro, si Peter. At inoppose ni Apostol Pablo si Cephas o si Peter to his face. Nirebuke niya po, nirebuke ni Paul si Peter. Dahil nga, lumalabas nga na siya'y ipokrito. Okay? Si Peter ito, ha? Isang haligi ng Jerusalem Church. At si Paul, hindi naman siya naging kabilang sa 12 and yet nirebuke or inoppose ni Apostle Paul itong si Cephas. Now, ating pong titingnan maigi kung paano nagsimula ang iglesia. Okay? At babasahin ko lang sa Acts chapter 4. Acts chapter 2 pala, verse 42. Ayan. So, start ko sa verse 40 ng Acts chapter 2, okay, verse 40. And with many other words, he testified and exhorted them, saying, be saved from this perverse generation. Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Now all who believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods and divided them among all as anyone had need. So continually daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. So ganito po ang kumbaga ang pinaka makikita natin sa unang iglesia. The early church was that they were committed to really being together and likewise having a meal together. At ito pong meal na ito ay yung tinatawag po nilang love feast or yung agape feast. Agape meaning to say love. Yan.
So, dito po sa feast na ito, yung buong congregation, they come together and celebrate this particular common meal. Okay? At ang ginagawa nila is that magambag-ambag sila. Okay? Kung sinong meron, sige magbigay. Meron mga may kaya sa loob ng iglesia. O ito, patak-patak. O yan, bigay-bigay. O yung mga may hirap, but meron naman sila, nag-aabot din. Okay? At alam naman natin na nung time na yon, karamihan ng mga may hirap, sila ay mga magsasaka, nasa bukid, sila yung mga slave ng ibang mga amo. And so, dahil sila ay nakakilala sa Panginoon, sila ay dumadalo dito sa iglesia, and doon ko sa akin binasa, diba, they devoted themselves to the apostles' doctrine and fellowship and in the breaking of bread and in prayers. Okay? And hindi lang yan, that they all had all things in common. Kung sino yung wala, makakaroon siya sapagkat sa loob ng iglesia ay nagtutulungan. It was really a showing of love dito po sa bagong iglesyang ito. At kaya naman din po ganun ay sa kadahilanan nag-uumpisa pa lang po ang church. And thereby, nag-uumpisa sila by at least itong apat na ginagawa. Apostles' doctrine, ibig sabihin yung katuruan ng ating Panginoong Yesus na pinasa niya sa mga apostoles, at yung fellowship, itong ngayong ginagawa nga nila, at dito sa fellowship, nakakaroon sila ng breaking of bread, at yung breaking of bread na ito is actually yung pag-alala doon sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nung bago siya humantong doon, ay nakasama niya yung 12 at yun na nga, kanyang in-institute na yung Lord's Supper. At sabi nga niya, this is my body which will be given up for you. And then yung blood which is also to be shed for the remission of sin. Ayan. So, ito ginagawa. And then, likewise, sila ay nananalangin. Okay? So, dito po sa love feast na to, yung mga sinasabi ko nga ng mga may hirap, at sila'y dadalo rito. And kung titingnan yung maigi, araw-araw sila halos nagmi-meet, yung early church. Kaya parang nare-relate ko tuloy yung ating gawain ngayon na this time of pandemic, araw-araw tayo nagmi-meet, pero hindi nga lang tayo nagkakasama, pero at least online. Kaya thank God for the this technology, at kahit pa saan lugar tayo, at tayo nga ay malalayo, nasa abroad kayo, Hong Kong, Canada, Qatar, at ako na dito sa Pilipinas. So, andun pa rin yung makikita natin that we can fellowship with one another. And so, for these poor people, yung kanilang pagdalo dito, at hindi lang yung breaking of bread, na yun lang ang kanilang ang kanilang pagsasaluhan. Rather, talagang there was really a feasting. Nagluluto nga sila. Naalala ko tuloy yung ating ginagawa sa Qatar nung tayo naroroon pa. Na kung saan si Brother Boy, siya ang master cook. Siya talaga ang bahala pagdating sa pagkain. Kaya talagang oversupply ang pagkain. Lalo na dun sa isang iglesia na ating unang saan tayo nagkita. Talagang parang ganun. It is a love feast. And so for these poor people, for these poor brethren, ito pong pagsalong ito ay masasabi nila nating pinaka-decent meal na nila sapagkat hindi sila makakain ng ganito. Lalo na yung mga ibang slaves, ano, na talagang halimbawa, yung kanilang mga amo, hindi ganun ka-close sa kanila at pwede silang kumbaga magiging rude sa kanila or iba yung kinakain ng amo nila sa kinakain nila. So for them to be able to come into this sa kanilang day off na sinasabi, malaking bagay sa kanila na makakain sila ng isang masarap, masagana, lalo na kung masarap pa yung nagluluto, di ba, Brother Boy? Ayan.
So here makikita natin, for the whole week, yung isang araw na yon, halimbawa, yung Sunday, yun ang pinaka the best na time na kung saan sila makakakain. But for the rest, araw-araw sila nagkikita. Okay? Yung mga may oras, every day they, sabi nga, they meet together in the colonnade, sabi nga, o ibig sabihin dun sa templo or sa pananambahan kung saan man lugar, maaaring nasa labas lang, pero at least nakikita pa rin sila. So pagtitingnan natin, parang napakagandang isipin, di ba? Kasi nagagawa natin yan eh. O, naalala ko pa nga tuloy yung kami nila Brother Lito, yung Boodle Fight sa amin sa Men's Fellowship. Meron tinatawag na Boodle Fight. Eh ngayon, hindi na natin magagawa because of the pandemic. But anyway, just going back to this, it was a lovely thing. But take note, ang hindi po natin nakikita rito is that, sabi ko nga, bakit sinulat ni Apostle Pablo ito sa mga taga-Galatia is precisely because some Jewish Christian or yung mga Jews na talagang mapilit na ipasok pa rin yung kanilang Judaismo, yung kanilang pagsunod sa batas, nagiging very prejudiced sila sa sarili nila o sa mga kabaro nila ng mga Hudyo laban sa mga Gentiles. Okay? Nagiging myopic yung utak ng mga ito. At ang ginagawa nila, mas itinataas nila ang kanilang sarili. Kaya nga dun sa Lord's Supper, makikita natin sa Corinthians, nirebuke ni Apostle Paul. Okay? Yung mga nakikita-kita kasi nag-uunahan eh. Nag-uunahan sa pagkain. Sasabihin, meron naman kayong mga tahanan para kumain kayo doon. Eh, bakit dito? Eh, kung sino-sino yung mga magkakilala, yung mga mayayaman, o yung mga Hudyo lang, mga mayayaman lang, yung mga mahirap, pagdating nila, wala na halos silang makain. Okay? So, yun ang pagka-rebuke ni Apostle Paul dito sa church naman ng Corinthians, na sabi niya, hindi tama ito. Okay? So, yung iba, nakaano pa. Pagkatapos, dahil love feast nga, sobra na nainom na alak, mga lasing na. Ayan. Kaya, papaano pa? Sabi niya, pag tayo ngayon magse-celebrate ng Lord's Supper, wala na, lasing na kayo. Tapos, busog na kayo. So, yun ang pag-rebuke ni Apostle Paul sa mga taga-Corinthians. And dito naman sa Galatia, babalik tayo, itong mga Hudyo, itong mga narrow-minded Jews, okay? Ang tingin nila kasi sa sarili nila is that they were really the chosen people. And totoo naman, in the Old Testament, they were indeed the chosen people of God. But the problem was, hindi naman nila na sunod yung mga pinag-uutos ni Yahweh sa kanila. Pero still, because na-instill na ito sa kanilang mind, sa kanilang buong pagkatao, is that hindi na lang nila ito basta matanggal-tanggal. Okay? At ang tingin nga nila is that they have to reject others. But only the Jews, sila lang ang masasabing mga chosen people or anak ng Diyos. At sabi nga sa Psalm 2 verse 5, the Lord is merciful and gracious. For the Jew, itong verse na to, he is only gracious to the Israelites. Other nations he will terrify. Ibig sabihin, sa mga Hudyo lang, ganun sila ka myopic sa kanilang pananaw. So, ang mga hindi Hudyo, ibig sabihin, mga Hintil o mga Pagano, sabi nga, they are just good for the stubble. Ano yung stubble? Ito yung punong kahoy na pinutol mo, tas may natirang parte ng punong kahoy dun sa baba. Yun lang yun, stubble, or sabi nga yung straw, okay, which shall be burned, okay, or a chaff scattered to the wind. Ganun ang pananaw nila sa mga Gentiles. Panggatong lang yung mga Gentiles para lumaki ang apoy sa impyerno. See, ganyan ang pananaw ng mga Hudyo. Kaya nga sabi, if a man repents, God accepts him. But that applies only to Israel and no other nation. Ganun na ganun sila. Pag magre-repent daw, ang pwede lang mag-repent, mga Israelita. Pag ikaw Gentile, ay hindi ka pwede. Okay? Hindi ka pwede mag-repent.
Sabi nga eh, sa kanila, sabi nga nila, love all but hate the heretics. Ang tingin nila sa mga hintil, mga pagano, ay mga heretics. Mga sabihin, nagtuturo ng mali, nagtuturo ng mga false teachings. Okay? Heretic. Sila, tingin nila, sila yung tama. Kaya nga dito, nandyan ang mga pariseyo. At ito, si Apostle Paul, isang pariseyo rin at makita niya ang sarili niya na ako pariseyo rin pero yung turo namin noon, eh, hindi ito yung turo ko ngayon. At hindi rin ito ang dapat gawin natin sa loob ng iglesia. Hindi pa pwede na porke mga Hudyo tayo, eh meron tayong exclusivity, na meron tayong, kumbaga, parang mas distinct tayo above the rest. And yet, ito ang naging problema sa loob ng iglesia. See? Pati nga ang mga Hudyo, kung talaga magiging stricto sila, hindi sila pwedeng makipag-business sa mga hentil. Kahit pa mga Kristiyano na sila, hindi pwede, sabi nga nun. We cannot do business with the Gentile. Sabi nga, nor do they have to eat with them, which ito nga ang problema ni Apostle Paul kay Pedro. Kasi nga, biglang may mga nadala. Okay? Si inopos niya si inopos ni Paul si Peter because may mga dumating na nagpanggap pa sinasabi na galing kami kay James, ibig sabihin sa Jerusalem Church. Imaring ginamit lang nila yung pangalan ni James pero hindi naman totoo. Eh ngayon si Peter kumakain siya together with the Gentiles pero ngayon nung nakita siya nitong mga dumating nasabihan mo lamang siya and dahil dito, umiwas na siya sa mga Gentile. At dito sa pag-alis niya, ay nadala niya ang ibang mga Hudyo na Kristiyano na rin. At ang isa pa doon ay itong si Barnabas. Isa ring leader ito na kung saan ay nadala rin sa hypocrisy ni Peter. Okay? So buo sila na nag-join sa hypocrisy ni Peter. Kaya ganun na lang ang pag-rebuke ni Apostol Pablo sa kanya. So, sabi nga, kumakain ka kasama ng mga Gentiles at mga Hudyo na kasama mo. Tapos ngayon, dumating lang itong mga nagpapanggap na sila'y pinadala ni James, bigla ka na lang lalayo. Okay? You will just, kumbaga, itatapon na ang lahat ng ito. So, ito po ang makikita natin na lesson dito. Sabi nga, ang isang iglesia ay mawawala sa kanyang pagiging tunay na Kristiyanong iglesia kapag ka nagkakaroon ng tinatawag na class distinction. Okay? Na merong mga pinapaboran. Merong mga exclusivity. Yan. Okay. So, sabi nga, sa presensya ng Diyos, ang isang tao, hindi siya Hudyo o hindi siya hintil, hindi siya mayaman o hindi siya mahirap, hindi siya mataas o hindi siya yung mababa. Both the Jew and the Gentile are sinners before Christ, before God. And only saved by grace through faith in Christ. So yun ang gustong ipamulat ni Apostol Pablo kay Pedro. At dito sa mga taga-Galatia, para nang sa ganon, makita nitong mga taga-Galatia, dahil karamihan sa kanila ay mga hintil, na wala nang favoritism dito. Wala nang pagmamataas dito. Na yun na napakahirap tanggalin ng mga Hudyo, pero si Paul bilang isang Hudyo ay magpapatunay na hindi na ngayon dahil siya mismo ay binago na rin ng ating Panginoon. So pangalawa, yung ginawang aksyon na ito na ginawa nga ni Pedro ay hindi na niya pinatagal pa bagkus diniretsyan niya na si Pedro. Okay?
At sinabi niya, you are in the wrong. Okay? So, ibig sabihin, whether ang isang taong ito ay pastor pa, dahil mas pagtitingnan natin, mas mataas itong si Peter dahil nung mga nakaraang ating pag-aaral, ay talagang humingi pa nga siya ng permiso sa mga taga-Jerusalem Church na siya ay mag-iebanghelyo para nang sa ganun ay hindi niya, kumbaga, nasasapawan, okay? Or na tawag nito ay nalalaktawan ang mga leaders. Kaya't sinabi niya, ito yung ebanghelyong pinipreach ko. So, sa tingin niyo ba, sangayon kayo? Ay sinabi naman ng mga taga-Jerusalem Church, oo, tama, tama yung ebanghelyo mo, yan yun. So, sabi nga, kay pastor ka pa, kay elder ka pa, kay sino ka pang mataas na sa posisyon sa loob ng iglesia, kung ikaw ay nasa mali, ay dapat kailangan kang ma-rebuke, kailangan kang maituwid, kailangan kang maitama. Kaso, ang nangyayari po ngayon sa iglesia ng Panginoon, dito sa ating mga panahon ngayon, is that hindi nila natutupad itong katuruan na ito. Okay? Karamihan, ha? Karamihan, hindi natutupad ito. Okay? Yung iba naman ay ano lang siguro na nawala lang sa hulog. Okay? Hindi lang siguro na napansin. Pero malaking bagay itong pinapakita sa atin ni Apostol Pablo rito para nang sa ganun ay makapag-ingat tayo kasi pwede rin tayong mahulog dito. Tayo minsan magtatawag tayo ng special na speaker para sa ating anniversary sa church, di ba? O kaya meron tayong mga tinatawag na mga seminars or conferences and kumukuha tayo ng mga tao galing pa ng abroad, okay? At sila ngayon ay magsasalita. Tapos niyan, mapapansin natin na pagdating na sa Kainan, ay ihihiwalay natin sila. May sarili silang kwarto, may iba silang pagkain, at yung mga nag-a-attend dun sa seminar na yon o yung mga nasa iglesia na yon ay pipila sila. Samantalang itong mga ito ay pagsisilbihan sila kasama naman ng mga pastor ng iglesyang ito para sabihin na meron silang magandang ambience. Ay hindi po nasusunod, hindi po ganyan yung katuruan ng unang mga iglesia. The early church was that everybody, whether you are rich or you are poor, sabi nga, pag pumasok tayo dito sa loob ng pananambahan na to, pantay-pantay tayong lahat. We're all sinners, saved by grace. Yan. Kaya pagdating nga sa pagkain, yun ang sabi nga ni Apostle Paul, kaya tuloy marami ang nakakasala dito sapagkat yung hindi lang ito Lord's Supper, kasi iba pa yung Lord's Supper, pero ito yung love feast na tinatawag na kung saan ay dapat lahat ay kabilang. Kaya nga pagdating ng panahon, dun sa tinatawag na the banquet supper of the Lamb. Sabi nga, many will come from the east and from the west, and yet some of those who are here, sabi nga, itong mga Hudyo tinutukoy ng Panginoon, will not even participate. Bakit? Kasi tingin nila sa sarili nila, ay napakataas na nila. At ganun din yung mga pastors ngayon at mga leaders na kung saan sila ay iniiba nila sila na may special treatment sila. Ang pastor at ang elder, let me tell you guys, sila po ay servants. Hindi po sila leaders na dapat pagsilbihan ng iglesia. Sila po dapat ang magsilbi sa iglesia. Sila dapat ang magpakain sa iglesia. At ang unang papakain niya ay spiritual na pagkain. Okay? At yan, katulong mga deacons, at yan, tumutulong mga deacons para magpakain. Pakain sa mga mahihirap, mga problema sa logistics, sa pag-iebanghelyo, lahat ng iyan. Okay? So, mag-iingat po tayo kasi tayo mga Pilipino, pagka alam natin may foreigner na speaker, special treatment tayo sa kanila. Wala namang masama yan ano, kung sakasakaling gusto mo silang i-treat after nung seminar. You can treat them in the best restaurant you can possibly have. Pero, pag doon sa seminar mismo, at doon nakasamang iba't ibang mga pastor o ibang mga membro ng iglesia, kailangan naman, sabi nga, this is a fellowship.
This is a time na lahat nagkakasama para nagkakaroon din ng time yung mga maliliit lang sa iglesia na maaring gusto magtanong doon sa mga guest speaker natin na makalapit. Hindi yung parang binibigyan natin sila ng celebrity status. At yan nga ang problema sa iglesia. May problema na tayo sa tinatawag na celebrity pastors, and now meron pa tayong problema dito sa ating pagtitreat sa mga na tinatawag nating mga celebrity pastors na to na galing ng abroad. Buti na lang nung ako'y nag-attend nung nag-attend ako ng mga reformed seminars dito sa Pilipinas, ay hindi ko po nakita yon. Ang makagandahan nito is that pati itong mga speakers na to, may pa-Australiano sila, mga pang-European sila, or mga Amerikano, sila'y pumipila, sila'y sumasama, sila'y nakikiupo, sila'y kasama ng mga iba't ibang mga pastor sa ibang lugar dito sa Pilipinas, magmula sabi nga apari hanggang hulo, nagkakatipon-tipon, nagkakasama-sama, at nakakapagkwentuhan, na nakakapag-fellowship. At yan ang kagandahan. Pero makikita natin po doon sa mga ibang iglesia na aking nasamahan at napuntahan, inako, meron pong kakaibang pinapakita. Kaya nga po, I hope that these pastors and leaders would repent and see that this is not the way the early church have done their thing. Kaya nga tuloy, eto, ano nangyari? Pwede rin mauwi sa pagka-ipokrito ang mga pastors ngayon gaya po ni Peter. Kaya't kailangan i-rebuke ni Apostol Pablo, kasi kung hindi, madadala ito sa ganitong katuruan at babalik sila sa pagsunod sa batas at papasok ang mga turo na kailangan pa rin nating gumawa ng kabutihan para nang sa ganun maidagdag natin ito sa ating pananampalataya para tayo ay maligtas. Pero hindi po ito ang katuruan ng Ebanghelyo. Kaya sabi ni Apostle Pablo, I have to rebuke him to the face. Okay? So, kaano pa, gaano man ka-famous si Pedro o kakilala sa larangan ng iglesia, eh, nakaya siyang i-rebuke ni Paul. So, tayo ganun din. Huwag tayong maghinayang na kung sakaling may mali yung o blind sight o gray area na hindi nakikita ng ating pastor, eh pwede natin siya kausapin sa mabuting pamamaraan naman. Para sabihin, pastor, parang hindi yata maganda yung ganun yung anong yari, medyo itinabi nyo pa yung mga imbis na makapellowship pa sila ng mga pastors o mga kapatiran natin, tuloy kayo lang ang nakapag-fellowship sa kanila. So, kailangan mag-iingat tayo kasi mahuhulog tayo sa ganitong kasalanan. Yung iba naman siguro ay hindi naman nila kagustuhan mangyari yan. Kaya't I hope na itong turong ito ay magsilbing aral. Kahit itong 3 verses lang na ito, malaki na yung ating magiging impact na ito sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Okay? So, Paul's action. Nagbibigay ito ng pinaka, sabi nga, clear example na on how one strong man by his steadfastness can check ang isang medyo lumilihis sa tamang course bago lumaki pa ang problemang ito. Kumbaga, alam ng isang tao kapag nakita niya yung baybayin, bumaba at talagang napakalalim ng pagkababa na pagtitingnan niya, talagang halos nawala yung tubig sa baybayin, ibig sabihin, after ng isang lindol, alam niya na merong parating na tidal wave. Alam niya na may tsunami. Kaya magre-ready siya, maghahanda na siya. At yun din ang pinapagawa sa atin ng ating Panginoon dito. Maging ready tayo, maging handa tayo. Pero hindi ko naman sinasabi na lagi na lang tayong mag-aabang ng anong magiging mali ng pastor. Hindi naman po dapat ganon. Yun lang nasa lugar, okay? So, gusto ko lang balansin para hindi naman tayo puro na lang magsusundutan tayo ng mata. Hindi naman po tama yun. Kailangan, sabi nga, sa loob ng iglesia, tayo ay nagmamahalan at kung mag-rebuke man tayo, sabi nga,
mag-rebuke tayo because mahal natin yung kapwa-tao natin. Kaya nga, hidden an open rebuke is better than hidden love. Kung mahal mo ang kapatid mo, i-rebuke mo siya kung alam mong mali siya. Okay? Pero wag naman laging naghahanapan na lang tayo ng butas. Mali rin naman po yun. Okay? So, yan po ang ating inaral ngayong gabi. Purihin ang ating Panginoong Jesus.